What's up? Whoa, what's up? Schizo here na naman. What up? Hey, ngayon ang pag-uusapan natin is si Francis Magalona, aka Francis M. Yo! Okay, kasi ngayon, March 6 na sa Philippines. Bali, March 6, 2009 nung namatay si Francis M. dahil sa leukemia. So ano na ngayon? 12 years na rin yun, 12 years ago. Naalala ko pa, una ako naging fan ni Francis Magalona no mga, siguro 1982 pa yun, oh. Basta early 80s. Ano kasi siya member siya nung dance group Eclipse. Yung mga nagbe-breakdance, mga ganun. Basta nagbe-breakdance kasi, nagbe-breakdance din ako dati. Old school hip-hop nga ako dati. So yun. Yun, kumbaga naalala ko pag may TV shows na nagge-guest siya tapos you know nag-gaganon siya. Nire-record ko pa yun sa ano, Betamax. Yeah, old school Betamax, no. Oh, nire-record ko pa yun. Tapos after niyang ano maging yung after niya maging breakdance na ganyan. Siguro 83 o anong year yun. Basta yung sa Loveliness, nag-ano na siya doon, nagra-rap na siya. Siya yung unang-unang, at least isa sa mga unang Pinoy na nagra-rap talaga ng rap, ng hip-hop, noong time na yun. Si Francis M. Nagra-rap na siya doon, parang may segment siya sa Loveliness noon sa show ni Alma Moreno. Na nagra-rap siya, tapos si Willie Revillame yung nagda-drums. So, magda-drum si Willie Revillame ng beat. Tapos, nagra-rap si Francis. Yun. Tapos, hanggang sa nung pagdating ng ano, nung mga kababayan na, yun eh. Nagsimula na talaga siya maging hip-hop artist. Tapos, syempre, mas lalo ko siya nagustuhan nung medyo pinasok na rin niya yung rock and roll, alternative rock, pati metal, diba? Nung 1994 yung album niya na meron akong ano. Dang, lupit no. Meron akong ano, galing noon. Kumbaga isa siya sa mga pioneers noon. So yun. Tapos, yun, sunod-sunod na binibili ko na yung mga albums niya. Halos lahat meron ako kompleto. Maski yung mga EP lang niya, mini album yung Interscholastic ata yun. Basta ang galing-galing, galing ni Francis, malupit. The man from Manila, yo, indeed. So, pag-usapan natin kung paano ko siya nakilala. Kahit paano nakilala ko siya, nakilala namin dito. Naka-hangout, naging friends din, nakatrabaho. So, nag-start yun nung June 1998 kasi andito siya no, nag-perform siya dito, kasama niya yung cast ng SOP, yung Sobrang Okay Pare na noontime show ng GMA. So, nag-show sila sa Knott's Berry Farm sa Buena Park, California. Eh, noontime na yon after nung show, kasi kailangan yung may pinsan si Raymond Marsigan dito, si Ollie, friend din namin, magkakasama kami nanood noon. So, kailangan niyang ma-meet si Francis M. Kasi yun ang instructions ni Raymond. So, after nung performance si Francis, nag-abang kami doon sa gilid ng stage. Tapos, syempre, bumaba siya. Tapos, nilapitan na nila Ollie, saka ng kapatid ko, si Haro. So, ayun, nagkakilala-kilala. Tapos, habang papasok doon sa dressing room, tag dito, sabit sila, nakasama sila doon sa dressing room hanggang sa loob. Tapos, natapos na yung hangout nila sa dressing room, uwian na, in-invite kami ni Francis mag-hangout dun sa hotel nila. So yun, hangout kami sandali sa hotel nila. Andun pa nga sa, ano, sa kwarto niya, nakatambay din to sila. Ogi, si Ai, tapos kayo yung yung isang Angenman, si Gabi Angenman yung actor. Bata pa siya lang nun, Totoy. Andun lang sa sulok, mag-isa. Tapos, okay, hangout dun. Tapos after nun, meron pa siyang parang silang dalawa ng misis niya, si Pia. Meron pa silang ilang days na mag-i-stay pa sila sa LA. Eh, pero parang pa-check out na rin sila nung following day na yon.
So, in-invite na lang siya ng utol ko na magstay dito sa bahay. So, mga additional two days, nagstay sila dito sa bahay. Dito sila nagstay sa bahay namin. So, yun. So, nakahangout namin siya. So, nakilala, nakakwentuhan, nakajamming. Tapos, fast forward 2003, kami nag-produce nung tour ni Francis Magalona at ni Elio Bindia. Bali, August 2003 yun. Nagkaroon ng shows sa San Francisco, sa LA, sa Detroit, sa Chicago, sa New Jersey. Tapos, isang particular na memories dun na gustong-gusto ko, yung after nung LA show na ginanap sa Long Beach. Sa Long Beach ginanap. Eh, after nung show, meron kami after party kasi birthday ng friend namin, si Melanie. So, doon kami, doon din sa venue na yon pero sa may likod, parang meron siyang adjacent room na kami-kami lang, doon kami kumakain, tambay. Tapos yun, nagkaroon ng ano, impromptu, walang ano, biglaan lang, impromptu freestyle session si FrancisM, tapos kasama niya yung Mastaplann, tapos may isang guy si Kevin, isang ano, itim na guy. So yun, nakuna ko ng video yun. So, basta galing nun. Na-upload ko na sa YouTube dati yun. Nasa YouTube pa rin ngayon yun. Pero, eto, re-upload ko ulit para makita nyo. So, here it is, man. Check it out. Impromptu. Francis M. Yeah. What up? Malicious.
represent my intention for a worldwide convention. Leaving respect, leaving all my weapons spent. 60 rounds for you clowns, leaving face down in a stretch. For future reference, not typical, lyrical, faster. I hit you like a natural disaster. That was the type. Yeah. Let me break it down. I'm gonna do something for the ladies. Yeah. Yo. What up, shorty? Seen you at the club looking naughty. Yeah. Spitting mad name like a prophet telling stories. Never bore me. Your whole package stimulate. You're seeing straight. This checkmate with players hate. Yo, you feel it. All the dreams you have, I fulfill it. Biz, I kill it. Fly apparel, go and build it. Feeling the vibes. Temperatures be on the rise. So legalize. True Asiatic, recognize. You feminize. And on the steel, I verbalize. The thoughts from my attic making you feel fly. Never sarcastic, we entwine like a basket. Scripted in my mind till the day I hit the casket. Like an hourglass, it surpassed world class. Thoughts in that ass, making b-boys go to mass. Buffalo gown, with wild style, let's keep it tight. It's smack the stripe, and represent the plan for life. Yo, it's you and I, it's you and I. Yo, sexy girl may wanna come and love you. Sexy girl may wanna come this way. Sexy girl may wanna come love you. Sexy girl may wanna come. Yo. Start to smile, reach into my pocket like a black and brown. Got a baby on the way, gotta get paid now. Took a trip to Jacksonville where I wanted to chill. To start a new life, I let my income feel. Since I took to my girl, let her know how I feel. I won't be no alone, no problem at all. Just come the winter days and I'll be back home. I know you feel alone, but just remember, when that song comes on, I'll be back in November. So we can be together, just you and me. And after the baby comes, come play with me. Yo, I never lose in this game, I'm never losing my aim. Never ever forget to choose fortune over fame. Never labor my delivery, instead I cause pain. Only suckers trying to defame my name, niggas fame. This is the way I spit flame to get in your brain. Shitting on MCs, acting like names and looking naked like Jane. I spawn a unclaimed, spark the spray. Me and Mary Jane got a thing, the hand is complete. It's all the same, just a shame, all the haze and contain. But I squash a little voice and all they leave is a stain. All my notes is irritating, but I'm being humane. Cause if I don't, I told the suckers why they screaming in vain. Got you screaming my name, why I be laying the back breaks like Kane. I'm Big Daddy, why you smaller than Nate? You say you flow, but don't explain that it's into the drain. You say you fly, yeah, you fly like wings without the airplane. Yo, Johnny Luna, Mastaplann. Yeah, put the trace of one. T-Y-P-E, not typical slick. We got careful, dog. Yo, my name is FrancisM, y'all. Drop the beat. DJ Scrubs. DJ Scrubs on the turntables. Real substitute. Hit it. Yeah. Kaling dun video, no? Lupit, no? Grabe, freestyle, ibang klase. Yun. Sana mas mahaba pa yung video, pero wala, yun lang yung na-record ko. Saka yun lang ata eh. Pagkatapos na nun, wala na uli. Kwentuhan na lang eh. Tapos ang kasi nagka-uwian na. Pero yeah, ang saya nung gabing yun. Kumbaga, memorable talaga yun, memorable. So, ayun. Respect to Kiko. Kumbaga, legendary. He's a legend. Pagdating sa Pinoy hip-hop, kumbaga, nag-iisa lang siya. Isa siyang alamat. Okay? Rest in peace, Kiko. Salamat sa panonood, yo. Until next time, yee-yee, schizo!